ako dyan, full-timers. Thank you so much sa malupit ang pag-tiyak sa akin sa pogi at maganda nating host. And of course, thank you so much sa founder ng Gia Family and headed by Upline, Freyla Norteg, and of course, Upline, Rasmia Muharam. And congratulations to all the awardees. So, ayan, so magpapakilala po ako sa lahat, sa mga hindi nakakilala sa akin yan. Yes, so my name is Mary Rose Delmo. Yes, Tubong Bacolod City po ako. Background, call center hanggang ngayon po, estudyante ako. Ayan, so, sponsor ko po dito is si Skyler Rubahib. And then, paano ako na-involve dito sa Empowered Consumerism? Ayan, sa mga nakaalam na, sa mga hindi pa nakaalam, kwento ko na lang ulit sa mga baguhan dyan kung paano ako na-involve. Na-involve ako dito gamit yung best friend ng kapatid ko, which is Empowered Consumerism din po siya. Hanggang sa, hindi ko po inasahan na nag-decision po ako agad-agad ang hindi alam ng mga magulang ko. So, 2 days na lang noon, flight ko na, dun ko po pinalam sa kanila na ganyan nga, pupunta nga ako dito, mag-full-time ako. Ayan, so, kahit na pag sa kalooban nila wala, tinuloy ko kasi nga, decision ko to eh, nasa tamang edad na po ako. So, nagtiwala po sila sa akin hanggang sa napunta na ako dito sa Antipolo City. Ayan, so ano ba yung mga ginawa ko noon? Bali, 15 days pa lang akong full-timer noon, nag-quit na po ako. Bakit? Nag-quit ako kasi hindi ko naintindihan yung negosyo. Ayan, nag-quit ako kasi bakit hindi ako seryoso sa ginagawa ko. And of course, yung pinaka-worst doon na pinagdaanan ko is homesick talaga. Yes guys, first time ko pamalayan kasi sa family ko, kaya nag-quit ako hanggang sa... Yung ginawa ko po noon, yes, naging babysitter po ako kahit na... first time ko din gagawin yung pagiging babysitter. Ginawa ko po yun, nagbantay po ako ng bata. Yes, pumasok po ako sa isang bahay. Yung good news po doon kasi tinuring po ako tinuring po ako ng pamilya ng taong nagkuha din sa akin, which is upline ko din po. After 1 month, sabi niya, balik ka raw, sayang ka, mag full time ka ulit. Diba? Sabi niya, sayang na sayang, may potential ka, papayag ka lang nun, pumunta ka dito para sa pamilya mo. Tapos ano, napunta ka lang sa bahay namin. Hindi pwede, kaya bumalik ako sa pag-full-time. After that, 2 weeks, yung gawain ko po, yung daily routine ko po, ganun pa rin siya. Homesick, pasok sa CR, iyak. Pasok sa kwarto, iyak. So yun po yung gawain ko, araw-araw, hanggang sa na-realize ko po kung ano ba ginagawa ko dito, bakit ba ako nandito, ano ba yung pinakamalalim na rason ko, para kanino ba itong ginagawa ko, kanino ba itong pangarap na pinaglalaban ko, hanggang sa doon ko naisip, pamilya ko po yung inspiration ko dito. Pamilya ko po naging dahilan bakit napunta ko sa ganitong negosyo. So katapos nun, yung mga gawain ng mga full-timers ko, sinunod ko po sila, pero iba po yung daily routine ko. Tulog po sila, tapos ako gising kinaumagahan, diba? So doon ko na tutunan paano gawin yung 5-finger sprint. Nag-training po ako hanggang sa nagulat na lang sila sa akin. One day, nakapag-direct po ako noon ng 4. So sa 15 days, kumita ako noon ng 16,800. Ayan, sa loob ng 1 month, kumita po ako noon ng 33,000. So bali, sa loob ng 1 month, nakapag-direct po ako noon ng 8. Ayan, kaya naging highest direct po ako sa dati nating grupo. Kaya katapos po noon, tuloy-tuloy, nahit yung mga goal ko. Redirect, highest direct, 1 diamond, 2 diamond. Hanggang sa araw-araw na akong nagpapag-goal set sa upline ko. So, ano ba yung mga, nung bumalik na ako sa pagninegosyo, doon ako na gigil nung nakadirect na ako. Guys, wala po akong tamang daily routine. Bakit? Gigil na ako eh, di ba? Alam mo yung baliw ka na hindi pwede na sa loob ng 1 month hindi ka makapag-direct. Doon ko na binago yung sarili ko. Tinanggal ko po guys yung pagiging emotera ko. Una-una kong binago nung bumalik na ako sa negosyo is yung attitude ko talaga. Yes, binago ko muna yung sarili ko. Binago ko yun. Bakit? Kahit anong tulong ng ibang tao, kung tayo mismo hindi natin tinutulungan sarili natin, di ba? Kung hindi mo mismo tinutulungan sarili mo, walang magbabago sa buhay mo. Tama ba? Diba? So ayun, binago ko emotion ko. Diba? Na-manage ko yun. Ano ginamit ko? Hindi ko na po kinukonsente yung emotion ko. Rose,
Huwag kang mag-emote dito kasi bakit? Hindi ka naman pumunta dito para maging best actress. Yun yung sinasabi ng isip ko. Hanggang sa tinatapi ko na mismo sarili ko, mag-emote ako, tinanggal ko na po yun. Hindi na po ako nagiging emotera. Diba? Kung dati emotera ako, pero ngayon hindi na po talaga. So ikaw, full-timers ka, huwag ka po dito mag-emote. Kasi bakit? Dapat dito, hindi tayo balat sibuyas. Tama ba? So ayun, binago ko po yung sarili ko hanggang sa... dinisiplina din, syempre. Bakit ka po? Kailangan natin disiplinahin. Kasi bakit? Once na may disiplina ka sa sarili mo, alam mo na yung tama at mali. Diba? Kasi pag alam mo na yung tama at mali, of course, pag mali, hindi mo na talaga gagawin. Diba? Doon tayo sa tama. Yung sabi sa atin, kailangan mo gawin ng tama para matapos din ng tama. Diba? Kung alam mo nang mali, huwag mo na sundin. Diba? Oo, hindi tayo perfecto, pero sa mga maling yun, doon tayo natututo. Tama ba? Sa mga mali yun, madami tayong learnings na nakukuha, di ba? So kung mali na, kailangan talaga na itama mo na lang, wag mo na ulitin. Kasi bakit? Yun yung magiging dahilan para mawala ka sa network mo. Tama ba? And of course, syempre as an upline or leader, kailangan talaga na since upline na tayo, di ba? Nagsiserve tayo sa mga downlines natin. Tama ba? Hindi pwede na upline ka na tapos patulog-tulog ka, papetiks-petiks ka, hindi na pwede dun. Ay, hindi na pwede yun. Kasi bakit? Kailangan ikaw mismo na upline or leader, ikaw nangunguna sa mga downlines mo. Tama ba? Hindi mo pwede naiyasa yun sa downlines mo since ikaw yung upline dito. Diba? Huwag mo hayaan na mas nangunguna pa sa'yo magiging updated yung downline mo kesa sa'yo na upline. Diba? And of course, sa mga under support dyan na kapako full-timers, guys, kung under support ka, yes, kung under support ka ngayon, hatawin mo na po yung negosyo, seryosuhin mo na po to. Kasi bakit? Sarili mo din naman yung magbe-benefits dito. Tama ba? Sarili mo naman yung mapaparesulta mo dito eh. Diba? Huwag mong hayaan na matapos lang yung support mo, walang laman dito si mo. Diba? Payaman-payaman. Diba? Post ka ng pera. Diba? Uwi ka sa probinsya, butas yung bulsa. Diba? Huwag mong hayaan na ganun na lang. Huwag mong hayaan na mag-stand ka sa ganyan na lang. Full-timers ka, kailangan na i-inspire ka din sa iba na nagkakaroon ng production. Diba? Huwag mong hayaan na laman ng DTC mo katapos ng ad support mo nasa 5,000 lang. Diba? Kaya dapat binugol nyo, dapat before ma-end yung support nyo, dapat laman ng DTC nyo umaabot sa 100,000. Okay ba yun, guys? And of course, binago ko talaga dito ay yung mga iniwasan ko, inavoid ko dito is yung yan, set aside nyo muna yung mga hindi related sa negosyo. Diba? Maraming full-timers na ginagawa na hindi naman related sa negosyo. Ano-ano mga yun? Pag-TikTok. Unless yung TikTok ginagamit mo sa pagbe-business mo, pero kung hindi naman, huwag mo nang gawin kasi nagsasayang ka lang ng oras mo. Tama ba? Ano pa? Panonood ng video sa PC mo. Pa-scroll-scroll ka, pero nanonood ka ng video. Diba? Sinasayang mo lang din dun yung oras mo. Walang 1-8 dun, guys. Tama ba? Pag-ML. Diba? Adi ka sa ML, dapat kailangan i-delete yun na yung mga apps kung saan nagpapagbada ng network nyo. Tama ba? Yan yung mga bagay nyo yung naiwasan ko. Jowa-jowa. Ayan, sa mga full-timers dyan na may jowa. Much better na hindi naman sa pang-aano ha. Hindi tayo against na magka-jowa kayo. Yun nga lang, meron dalawang way kung bakit ba. Nakakatulong ba yan sa inyo yung pag-jowa nyo? Unang-una sa lahat, pag negative yung jowa nyo, kailangan guys, set aside nyo na muna yan, di ba? Hiwalayan nyo na muna yan. Babalikan nyo din naman yan pag nagka-resulta na kayo dito, pag lumaki na din yung grupo natin. Tama ba? Kaya huwag muna dali, huwag muna magmadali sa pag-jojowa-jowa na yan. Ano pa? Jojowain yung OFW, syempre. Tama ba? Sa mga kalalakihan dyan, guys, huwag nyo na po jowain yung mga OFW no na mga reserve or ano dyan. Unang-una sa lahat, hindi kayo napakahirap ng pera nila. Tama ba? Unang-una din sa lahat, hindi kayo nagkuskus ng inodoro. Hindi kayo yung nakaikot sa apat na sulok ng bahay ng amo nila. Hindi kayo nagpakapagod, nagpakapawis, naging luhaan. Diba? Huwag nyo ipagpalit yung barya ng OFW sa millionis na kukunin niya dito. Tama ba? Guys, mapajoin nyo man yung OFW na yan sa pag-CR ninyo. Dinadala nyo sa CRs kung ano-ano pang babalagan dyan, hindi rin yan tatagal sa inyo, guys. Kasi bakit? Hindi naman naiintindihan yung negosyo eh. Diba? Nag-join lang sa'yo, nag-pay-in lang sa'yo dahil sa ginawa mo. Diba? Hindi siya seryoso sa negosyo, seryoso siya sa'yo. And of course, ano tawag dito? Bali, sinasayang mo lang din yung oras mo. Kasi bakit?
yung OFW na yun, nag-join, dapat tutulungan mo kasi yun. Diba? Pag ginawa mo yun, sayang ng oras niya, sayang din yung oras mo. Tama ba? Dapat seryoso kayo pagdating sa mga ganyan. Hindi nyo kailangan nadaling-daling sa mga ganyan yung OFW. What if mama mo yung ginano ng isang full-timer? Diba? Ang sakit nun. Diba? Kaya iwas-iwasan nyo yan sa mga kalalakihan dyan. Diba? Huwag nyo na isi-alim mga OFW. Marami kasi akong na-encounter na full-timer kung saan, yes, nahuhuli ko talaga na ginaganyan yung mga OFW. Hindi man lang na konsensya. Diba? Ngayon, mas much better na i-avoid nyo yan yung pag-jowa-jowa sa mga OFW. Okay ba? Ano pa ba? Papatulog-tulog, papetiks-petiks sa mga kababaihan dyan, pabebe, diba? Huwag na tayo magpabebe, magpabebe guys, kasi bakit? Hindi naman tayo pumunta dito para magpabebe. Pumunta kayo dito para sa pamilya nyo. Iyaan nyo yun yung pogi, maganda, mag-focus kayo sa network nyo, tama ba? Kailangan nyo mag-focus dito, diba? Pumunta kayo dito para sa pangarap ninyo. Bakit? Diba? Hindi nyo naman kailangan na kung pogi yan, papansinin mo yan, chat-chat kayo sa cross lines nyo, diba? Hayaan nyo siya, aanin mo ngayong pogi kung wala namang income, diba? Tama ba? Kaya huwag na muna magpabebe guys, huwag ka na mag-inarte sa loob ng hub. Alam ko madaming maarting babae na full-timers kagaya ko eh. Diba? Napagdaanan ko din kasi yan. Pero kailangan talaga, iwas-iwasan nyo na yung pagiging pabebe ninyo, pagiging maarte ninyo. Diba? Hindi ka naman mayaman dun sa inyo sa probinsya eh. Tama ba? Ano pa ba? Sa mga full-timers na nag-desisyon na mag-quit, diba? Uuwi? Ang tanong, pag umuwi ka ba dun sa probinsya, mayaman ka ba? Pag umuwi ka ba dun sa probinsya, prinsesa ka ba at prinsipe? Hindi naman, di ba? Di ba? So, huwag ka nang umuwi. Kumbaga, pag dapat ng desisyon ka, pinag-iisipan mo muna yan. Tama ba? Make sure na pag umuwi ka, magbabago buhay mo dun sa probinsya. Pero kung hindi lang din naman, kung ganun pa rin din naman yung stand ng buhay mo, huwag ka nang umuwi. Di ba? Seryosuhin mo na lang itong negosyo para sa pamilya mo. Di ba? Lakihan mo kasi yung pangarap mo sa buhay, guys. Di ba? Ang liit kasi minsan ang pangarap natin sa buhay eh. Di ba? So, ayun yung mga ano, yung lalo na pag pinagalitan ka ng apply mo. Guys, okay lang na pagalitan. Nang namili yung sakit na sinasabi ng apply nyo. Kasi bakit? Ang sarap masaktan pag may natutunan. Tama ba? Ang sarap masaktan pag kumikita ka na. Di ba? Ang sarap masaktan pag maraming malalaman. Guys, ni ako isang beses na pinagalitan ako ng apply ko. Kahit anong galit niya sa akin, hindi ako nag-i-emote. Hindi ako nagtatanim ng hatred sa kanya. Kumbaga, napupush pa ako kasi bakit tinatapik ako ng upline ko. Diba? May tumatapik sa akin, guys. Diba? Ginigising yung pangarap ko. Kaya kung ikaw full-timers ka, patulog-tulog ka dyan. Pag tinatapik ka ng full-timers mo, huwag kang mainis. Huwag kang magtampo. Pasalamatan mo. Thank you. Kasi bakit tinapik mo yung pangarap kong natutulog. Diba? Ganun dapat kayo, guys. Hindi niya kailangan dito na magtampo, magganyan sa mga kapag-full-timers ninyo, di ba? Lalo na sa mga trainings natin, ahead of time daw, di ba? Ahead of time. So, sabing ahead of time, dapat pag send pa lang ng link, nandun ka na. Tama ba? Meetings, monitorings, trainings, nandun ka na dapat kasi ahead of time. Kung mapapansin ninyo, pag ahead of time kayo, ahead of time tayo, ahead of time din yung goal natin, tama ba? Ahead of time din yung results natin. And of course, ahead of time din po yung pangarap na gusto mong makuha dito sa Empowered Consumerism. Tama ba? Yung pangarap na inaasam-asam mo, ahead of time ahead of time yan pag ahead of time ka din sa negosyo at network mo dito. Tama ba? So, walk the talk. Ano ba yung walk the talk? Ayan. Walk the talk. Huwag puro dada ng dada. Kailangan umaksyon ka. Tama ba? Lalo na pag-apply ka. Walk the talk ka, utos ka sa ano mo, sa downlines mo, papagawa mo yung ganito-ganito, tapos sarili mo, hindi mo mismo nagagawa. Tama ba? Minsan kasi wala rin sa downlines natin yung mali eh. Na sarili din kasi natin mismo. Lalo na pag ikaw upline ka, tama ba? Hindi ka pwede mag-complain na ganyan yung downline mo. Ang tanong, di ba? Yung pinapakita mo ba sa kanila, tama ba? Minsan kasi nakikita ng mga downlines natin yung mga mali natin, which is nagre-reflect sa kanila at yun din yung sinusunod. Tama ba? Kasi pag-upline ka, yung papakita mo yung dapat sa kanila, yung ginagawa mo lang na tama. Pag alam mo mali ginagawa mo, lumayo ka muna sa kanila. Tama ba? Pag may ginagawa ka muna hindi related sa negosyo, huwag mo ipakita sa kanila. Kailangan yung nakikita nila kung gaano ka ngayon, kung productive ka ngayon. Kasi yun din yung
gagawin ng downlines mo, yun din yung magiging resulta ng downlines mo. Pag once na pinapakita mo sa kanila yung tamang ginagawa mo dito. Diba? Ano pa, tiwala sa sarili, guys. Pumasok kayo dito. Dapat 100% yung belief nyo sa sarili nyo. Anything is possible. Kasi bakit? Nagka-resulta nga mga uplines natin eh. Diba? Uplines natin nagka-resulta kasi bakit? May tiwala sila sa sarili nila, guys. Diba? Kailangan pagkatiwala ang sarili mo. Kaya nga ng bata eh. Diba? Nakita nyo din ba yun? 15 years old, nakapagpa-check-in ng ganyan. 18 years old, nakapagpalabas ng sports car. Kung kaya nila, guys, kaya din natin. Diba? Huwag mo kasing i-down sarili mo. Minsan, ikaw din mismo, nagdi-discourage sa sarili mo. Diba? Pag alam mo yun, kailangan dito kasi pag well-trained ka na, alam mo na din kung paano i-motivate yung sarili mo. Diba? Kasi ka kasi nag-i-emote, kasi ka nag-ganyan. Kasi bakit? Hindi ka pa totally na bugbog sa training. Pero kung ikaw, once na bugbog ka na sa training, guys, kailangan talaga, hindi mo na minamind yung mga ganyang bagay. Tama ba? Sanayin mo yung sarili mo na makipag-usap sa maraming tao. Diba? Sanayin mo yung sarili mo na makipagsalamuha sa maraming tao. Diba? Bakit? The more ka na maraming kinakausap, the more ka nagbumagaling at bumagaling. Tama ba? Dito kasi guys, inaantok ka, naboboring ka, di ba? Kasi bakit? Onti lang naman yung kinakausap mo. Tama ba? Kasi pag marami ang kinakausap mo, baliwala yung antok na yan. Baliwala yung pagod, guys. Gutom, puyat, kung ano pa dyan, once na mahal at ini-enjoy mo yung ginagawa mo dito. Tama ba? Kailangan tumapik ka talaga sa apply mo na may resulta. Kasi bakit? Yung apply mo pag may resulta, may results ka din na makukuha. Tama ba? Huwag ka nang mag-entertain ng mga negatibong tao. Diba? Huwag ka nang mag-entertain kasi bakit? Once naging negatibo din yung tao na yun, nane-negative ka din minsan. Tama ba? Nilalason din kasi yung utak mo eh. Lalo na pag negatibo, unless magaling ka mag-mindset at pa-realize, matutwist mo yan into positive. Kaso nga lang hindi ka rin marunong, kaya nane-negative ka. Tama ba? Ano pa ba? Pinakamagandang tips na binigay sa akin ng upline ko, alam niyo yon. Yung pinakamagandang tips na binigay niya dito, marunong kang makinig. Diba? The more na marunong kang makinig, guys, pag sinusunod mo yung sinasabi ng upline mo, talagang magiging productive ka, hindi lang matigas ulo mo, kundi ka lang patamad-tamad dito. Diba? Guys, upline ko, wala akong isang ano dyan, lahat ng ano, hindi ako nagre-reklamo, ginagawa ko talaga yan. Once na sinabi sa akin, ginagawa ko yan, guys, diba? Daily routine ko, excited ko ako, may excitement ako, the way ako na kumarap sa PC ko, sa computer ko, diba? Send motivation quotes, ganyan ako, guys, ine-excite ko, ine-enjoy ko kasi yung ginagawa ko dito. Dapat kasi hindi mo lang gusto, dapat gustong gusto mo, hindi mo lang mahal, dapat mahal na mahal mo. Tama ba? Dapat mahal na mahal mo yung ginagawa mo dito, guys. Ano pa ba? Dapat naka-align yung isip, tsaka puso, and also body spirit mo. Diba? Hindi pwede na isip mo lang yung may gusto. Hindi pwede na puso mo lang yung may gusto. Hindi pwede na body spirit mo lang yung may gusto. Dapat, guys, tatlo yan, naka-align yan. Diba? Bakit kasi kayo bumabalik or nanghihina? Kasi bakit? Iniisip niyo pa yung mga pinagdaanan niyo sa probinsya, iniisip niyo pa kumbaga nasa past pa kayo, dapat iniisip niyo nasa present na kayo, guys. Andito na kasi tayo, dapat nakikita niyo na yung vision niyo, patutunguhan niyo dito. Tama ba? Dapat yung action niyo naka-vision yan, guys. Dapat dire-diretso na lang talaga. Nakita niyo naman mga resulta ng apply natin, 'di ba? Nagkasasakyan na, sumabay, nagkasasakyan sila. Dapat ganun din kasi tayo, guys. I-cut mo kasi muna yung mga nagpapabagal ng network mo, lalo na pagpamilya mo. Yes, inspiration natin sila, pero sila din mismo. Unang dahilan bakit hinihila tayong pababa dito sa network natin. Totoo yan, guys. Inspiration ko, family ko, pero sila din mismo nang hinihila sa akin. Kasi bakit? Manon lahat ng problema eh. Diba? Problema nila, pinaproblema ko din eh. Tama ba? Pag yung problema na yun, pinaproblema ko, paano mangyayari sa akin, guys? Nawawala ako sa network ko. Diba? Kaya yung time na yun, hindi ko talaga kinomunicate yung family ko, guys. Inuna ko muna yung grupo ko, inuna ko muna pala Kento.
Although hindi pa siya totally na malaki, guys, pero priority ko yung grupo dito. Drop everything muna. Hindi ko pinansin mga kaibigan ko, hindi ko pinansin ate ko, mismong mama ko, guys, nagme-message akin, pero hindi ko pinapansin. Kasi bakit? Pag lumaki grupo ko dito, sino magbe-benefits? Pamilya ko pa rin naman, di ba? At ilang beses na nila akong pinauwi, hindi ako umuwi. Diba? Kasi naintindihan ko na yung negosyo eh. Alam ko na kung ano patutunguhan ko dito once na sumabay ako sa upline ko. Diba? Ang lupit ng upline ko, bakit hindi ko siya susundin? Eh, nagka-resulta siya. Tama ba? Lalo na dito, pag nakaharap nyo, naka-encounter kayo ng mga rejections, struggles, problem, ano pa yan, discouragement. Guys, huwag yung damdamin yan. Gawin yung motivation yan. Yan yung magpupush sa'yo para gawin mo seryoso yung negosyo. Tama ba? Ayan talaga yung mga ginawa ko dito, guys. Ano ginagawa ko? Guys, hindi ako natutulog ng walang reserve. Yes, kasi bakit iniisip ko eh? Sa 1 month, may 30 or 31 days. What if araw-araw may reserve ako na isa? Diba? Sa isang month na yan, makareserve ako ng 30. Diba? Masaya na yung kasi bakit? Guys, napakasarap nun. Mag-quit man yung 10, matuloy yung 20, masaya. Diba? Tama? Mag-quit man yung 10, matira yung 10, ang saya pa rin. Tama? Kasi kumita ka pa rin eh. Matuloy yung 5, yung 5 hindi, okay lang kasi umingkam ka pa rin. Matuloy yung 3, yung 2, hindi, okay lang. Kasi bakit may nadare ka? Full-timers ka eh. Hindi ka part-timers, hindi ka part-timers dito. Diba? Hindi ka ba nahiya na mas marami pang dare sa'yo yung downline mo ng FW kasi sa'yo na full-timer? Diba? Hindi ka full-timer kung ganun. 1 month, 1 direct, guys. Hindi yan pang full-time. Sabi nga sa atin, pag-studyante lang yan. Tama ba? Full-time kasi natin ginagawa yung negosyo. Alam mo kasi sarili mo, bakit wala kang direct? Tanungin mo sarili mo kung ano yung ginagawa mo. Ano pa mga ginagawa ko dito, bakit hindi ako nagka-direct? Bakit yung iba mga kasama ko nag-direct, ako hindi? Diba? Tanungin mo yung sarili mo mismo makasasagot nun. Tama ba? Gawin mo kasi yung best, gawin mo lahat ng best mo para kumita ka. Gawin mo lahat ng best mo para ma-hit mo yung mga goals mo. Gawin mo lahat ng best mo para magka-resulta ka dito. Gawin mo lahat ng best mo para makuha mo yung pangarap na inasama-sama mo dito. Kasi bakit, guys? Bandang huli, resulta mo pa rin ang pagbabasihan ng ibang tao. Tama ba? Oo, resulta mo pa rin. Hindi naman pwede resulta ng upline. Talagang resulta mo yun yung pagbabasihan ng ibang tao. Instead na ireklamo mo, instead na i-complain mo sa upline mo, ihata mo yan, di ba? Huwag kang magreklamo na apps, gutom na ako, apps ganito, di ba? Sabi mo kasi ngayon lang yan, darating yung time, lalaki yung grupo natin, tayo naman yung magiging katulad ng uplines natin. Tama ba? Attract mo everyday na nasa computer ka nakarap, attract mo, makaka-reserve ako ng Megaverse ngayon. Makaka-reserve ako ng Digiverse ngayon. Attract mo na yung mga kasama mo dyan sa hub, full-timers mo. Kasi bakit? Darating yung time, makaka-handle ka ng iba't ibang ugali ng full-timers. At least, alam mo na kung paano sila i-handle. Tama ba? Attract mo na mga full-timers mo yan. Kasi once na ina-attract mo, yun yung nagiging resulta mo dito. Diba? Attract mo kasi na magkaka-reserve ka, magkaka-direct ka ng ganyan. Kasi pag ikaw, sinabi mo, wala akong ma-reserve ngayon, wala ka talagang ma-reserve ngayon. Kasi bakit? Sinabi mo na eh, lumabas na sa bibig mo. Tama ba? Ikaw mismo, nagde-discourage sa sarili mo. Tama ba? Dito guys, hindi ko iniwala yung 5 fingers of networking. Diyan ako natutuwin. Diba? Diyan din lumaki grupo kayo. Kasi bakit? Of course, oxygen yan ng company natin. Diba? What if sa 5 fingers of rent ni isa hindi mo yan nagawa? Example na natin, nagluto ka ng adobo, walang toyo, di ba? Matabang, ganun din po sa network natin. Once na hindi ka po nakapag-prospect, hindi mo rin magagawa yung apat na yan. Tama ba? Wala ka kasing maku-close deal, wala ka kasing mapapaluap kung wala kami na-close deal. Wala kami na-close deal kung wala kami na-presentahan. Wala kang mapapresentahan kung wala kang na-invite. At mas lalong wala kang ma-invite kung hindi ka nakapag-prospect. Kaya before matulog, much better mag-prospect ka muna. Yung antok kasi, labanan mo yan. Diba, inaantok ka kasi bakit? Mali-mali yung daily routine mo. Oras ng tulog, gising ka. Diba? Oras ng gising, tulog ka. Oras ng itaw, tulog ka. Yung mga kasamahan mo, guys, marami na reserve, ikaw wala. Tipong magiging agila mo na sana, kaso nga lang, natulog ka, napunta sa iba, na-reserve ng iba.
Tama ba? Minsan kasi, kailangan na natin hanapin yung agila na yun. Diba? Kailangan huwag ka pumayag na wala kang reserve one day, wala kang reserve. Kailangan mag-reserve ka, tatlo, apat, ganun. Huwag mo hayaan na isa lang na reserve mo, okay ka na guys. Manghihina ka pag hindi natuloy yung pay-in na yan. Diba? Nanghihina ka lang naman kasi once na may pay-in na yan, hindi natuloy. Kasi onti lang talaga yung na-reserve mo. Gusto mo dumami direct mo? Diba? Damihan mo sa pag-prospect. Diba? Gusto mo dumami yung leaders mo, ganun. Huwag mo hayaan na sa one day na yan, wala kang ma-i-reserve. Full-timers ka kasi. Diba? Lalo na ano pa ba yung mga ginagawa ko dito, hindi ko din iniwawala yung ABC rule. Bakit? Kahit na alam ko na paano mag-close deal, alam ko na kung ano yung gagawin ko para ma-ano ko yung reserve ko, pero never ko po iniwawala yung kasi bakit? May nasasabi yung upline ko na powerful words kung saan napapadyon niya yung mga prospect ko. Diba? Hindi, huwag ka kasing ano, acne, huwag ka kasing nagmamataas maataangsan, hindi porket graduate ka ng college and your high school, magmataas-mataas ka na, hindi mo magagamit yung grado mo dito sa ating negosyo. Diba? Pag bata man yung upline mo, pag matanda man yan, pagkatiwalaan mo guys, nauna siya kaysa sa'yo. Mas magaling na siya kaysa sa'yo. Kasi bakit? Baguhan ka pa lang eh. Hindi pa din na nagpa-tee-up ka sa upline mo, hindi lang na-join or hindi niya na close deal. Eh, magtatampo ka na. Malay natin, di ba, wrong timing ka. Tama ba? Lalo na sa mga, may mga reserve dyan, di ba? Tulungan nyo talaga. Di ba? Huwag kayo puro paa sa ganyan lagyan ng tao. Tutulungan nyo talaga sila. Di ba? Pina-join nyo. Huwag yung hayaan na pag nag-pay-in na, hahayaan nyo na sila. Di ba? Paano mo ma-leverage yung sarili mo sa iba't ibang tao kung ikaw lang mismo yung nagdadirect at nagdedirect? Di ba? Kailangan kasi turuan mo din yung mga leaders mo. Di ba? Ang hirap mag-direct. Ang hirap ba mag-direct? Hindi mahirap mag-direct once na alam mo na yung negosyo. Guys, ang hirap lang kasi dito kung hindi ka nagdedirect. Tama ba? Patulog-tulog ka na lang. Di ba? Sa totoo lang kasi kapagod mag-direct, ayun yun. Di ba? Kapagod mag-direct kasi bakit? Kau lang yung gumagawa eh. Wala kang katulong eh. Kaya dapat yung mga leaders mo, turuan mo lahat ng sistema ng company natin. Tama ba? Do it whatever it takes, guys. Huwag mong hayaan na kinokontrol ka ng OFW. Diba? Huwag mong hayaan na sila mismo yung parang upline kaysa sa'yo. Mas may alam ka kasi kaysa sa kanila dun. Diba? Tapos dito, guys, bali, sa akin na lang kasi, yung mga ginawa ko talaga para bumulusok ako dito, lahat ng mga yun niya, sabi ng upline ko, ginawa lang din niya noon, na tinuro ng upline niya, sinunod lang din niya, kaya nagkaganyan siya. So ako guys, wag na muna reklamo-reklamo, kung full-timers ka ngayon, hatawin mo talaga yung negosyo, di ba? Gawin mo yung mga bagay na gusto mo, gawin mo yung mga bagay na sumasaya ka, di ba? Kasi bakit? You will never be a successful, di ba? Kung hindi mo ini-enjoy at hindi ka masaya sa ginagawa mo dito. Tama ba? Walang ibang nakakaalam guys kung sino, kung ano ang gusto mo kundi ikaw lang mismo. Tama ba? Ang mundo hindi question kung gaano yun kalaki ang mga pangarap mo. Guys, lakihan mo kasi yung pangarap mo dito. Tama ba? Huwag mo na muna liitan yung pangarap mo. Dapat kahit ganito lang tayo, kahit mababa yung tingin ng ibang tao sa buhay natin, mababa yung tingin ng mga tao, mababa yung tingin ng mga tao sa pangarap natin, guys, kailangan lumaki ang pangarap mo. Diba? Huwag mo hayaan na dinadown ka lang din nila. Dapat sila yung nagiging dahilan para umangat ka. Tama ba? Tapos, bilisan mong kumita, guys. Diba? Bilisan mong bumawi sa pamilya mo. Diba? Ang sarap sa feeling, guys, pag nakabawi ka na sa sakripisyo ng mga bagulang mo. Diba? Tipong dati nakakakain na kayo dalawang beses sa isang araw, ngayon tatlo na. Diba? Kasi nakakabawi ka na. Diba? May pera ka na, itatravel mo na yung pamilya mo dito. Tama ba? Guys, habang bata pa tayo, full-timers tayo dito, diba? Hatawin nyo na yung negosyo. Diba? Seryosohin natin yung negosyo. Guys, kasi bakit? Useless yun yung paghataw natin. O yung mga magulang natin, wala lang hininga. Di na nakadilat yung mata. Useless yung pera. At nagsisig figures ka pa dyan, useless yung pera. Diba? Kung isa sa pinakamalalim mong rason ay nawala, guys, wala talagang mangyayari yan. Diba? Kasi bakit? Yun lang naman yung pinaghuhugutan mo ng lakas ng loob kaso nawala pa.
pa. Kung kaya lang di pa magbilisan, bilisan natin, guys. Diba? Huwag na pabagal-bagal. Kung kaya din naman natin na 1 year, 2 years, 3 years, kaya natin gawin, maabot yung pangarap natin. Bakit? Bakit pinapatagal mo pa? Diba? Ayun kasi yan, guys. So, sumabay ka, guys. Huwag mong hayaan na yung mga bagay na dinideclare mo, hindi mo nahihit, hindi mo ginugol set yung sarili mo, magpag-goal set ka talaga sa apply mo. The more ka na nagpapag-goal set, guys, the more ka na napupush din. Tama ba? Kasi tama. Ikaw alam mo na sa sarili mo kung paano ka dito umangat sa ating negosyo. Ba, avoid mo na lang yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Diba? Sa mga nagjo-jowa dyan, kung alam mo na na nagpapabagal na yan sa'yo, iwalayan mo na yung jowa mo. Diba? Walang 1-8 sa kanya. Yes. Tama ba? Kaya kailangan dito, seryosohin mo lang talaga yung negosyo at pag-focus ka sa sarili mong goal. Huwag mo pupusan yung goal ng ibang tao or ibang full-timers mo dyan sa hub ninyo. Diba? Ma-inspire tayo sa mga nagkaka-production dito, guys. Ako kasi inspired na inspired ako sa ibang nagkaka-production. Hindi ako maingitin. Diba? Abundance blessings. Pag yan, wala kang hatred, wala kang inggit sa mga full-timers mo, kailangan na i-inspired ka dito. Tama ba? So, yun lang, ano ko na lang siguro sa inyo, sa mga last motivation ko dyan sa inyo. Ayan. Yes, focus sa sarili ninyo. Ayan, yung last motivation ko, guys. Kung ikaw, lalaki ka, nakaya ka ng babae na umangat, diba? Nakaya ng babae na mahit niya yung mga goals niya. Huwag mo ngayaan na lalaki ka, mas maangat pa sa yung babae. Kasi tama ba? Yung mga lalaki talaga yung talagang unang umaangat dito, eh. Yes. Tama ba? Yung mga lalaki unang maging millionaire circle dito. Huwag kang papayag na nauunahan ka pa ng babae. Kung kaya ng babae, kaya mo din. Kaya ng bata, kaya mo din. Kaya nga sa mga mahihirap eh. Diba? Kaya mo din. Kung ikaw may kaya ka, kaya mo din yan. Tama ba? So sa mga full-timers dyan na nag-hit ng mga goal nila, sumabay ka. Ayan. Huwag mong hayaan. Huwag mong hahayaan. Next year, yung mga kasamahan mo na may kanya-kanyang hub na. Tama ba? May kanya-kanyang hub na tapos ikaw nandyan ka pa rin sa hub ninyo. Huwag mong hayaan na mapag-iwanan ka. Sumabay ka sa mga taong may resulta. Tama ba? Guys, kailangan niya 2 months pa lang may full-timers na. Diba? Dalian niyo din kasi. Tama ba? Huwag mong i-down yung sarili mo. Dalian mo lang talaga dito. Doblihin mo yung sipag ng upline mo. Diba? Tapikin mo yung sarili mo as na hindi ka ginagawa na hindi related sa negosyo. Tapikin mo lang talaga, guys. Diba? Kasi ikaw alam mo na yan eh. Diba? Tapikin mo. Pagisingin mo yung pangarap mong natutulog. And of course, next year, dapat yung goal mo may have ka na 2 or 3. Tama ba? Ganun dapat yun, guys. Dapat nakakuha ka na ng sarili mong have. Diba? Kasi ako, before ma-end yung support ko, nakakuha ako ng have. Before ma-end yung support ko, nakakuha din ako ng 8 full-timers. Ganun din dapat kayo. Before ma-end yung support nyo, may mga full-timers, may mga leaders na ka dyan sa loob ng hub at mas lalong may sarili ka ng hub. Ayan. So, ayun na lang siguro. Thank you so much sa pagkuha at na makapag-share sa buong grupo ninyo.